Sila si Kenji. Aba, bumalik. I know. Oh. No, hindi nadala. Ayos. Hindi nadala. Okay. Wala kasi akong magawa. Hindi na bisto, hindi na bisto. Pag walang magawa yung mga taong batugan, walang mangyayari. Hindi pa na-discover yung classmate mo, ha? Hindi pa na-discover yung classmate. Beki? Wala. Asan yung Beki? Wala yung Beki? Oo nga pa. Guest nga pa na dapat tayo, ha? Nalaman mo na kung yung Beki ay nahanap mo na. Oo nga. Kaya pala sa akin ito. Excited makakita ng Beki. Oo. Paano yan pag nasa nakausap mo yung mga Beki na ano flight attendant eh di Beki din yung ano mo yung language mo? Pag marunong ka. Pag marunong ka hindi pero mahirap intindihin eh. Oh. Sa kanya pagkurutan sa gilid. Tapos nag-ano nag-announce sa mga pasahero ganun ng salita. hindi ako makabigay ng example, hindi ko alam eh. Maraming ano yun, maraming terminology. Oh. Sa kanila nang galing yung kunyari, gutom ka na, tom juts na ba? Tom juts ka na ba? Ay chorba. Tapos chorba kasi ano yun eh, kahit anong ibig sabihin eh. Imagine. Paano pag sinabing pa chorba? O yun, alam mo. Kahit hindi ko alam, pumasok sa isip ko, hindi ko alam. Wala na iba ibig sabihin yun, yun lang yun. Magka-crush na yung aeroplano. Magka-crush na aeroplano, pero hindi lang masakalap doon, no? Pag yung co-pilot mo, badig, tapos sasabihin sa'yo, Captain, pachorba. Na-experience mo na ba kayo nang nadakma ka ng flight attendant na Beki? Sa puwit lang. Ooh. Ooh. Oh, pero hindi dak. Pero hindi dak maan. Talagang yung reaction niya. Ooh. Stop. Napapahong. Na-excite si Ungas. Na-excite. Oh. Pala yun. Uy, ganun. Pipiloto na ako. Ganun. Pipiloto na siya para madakma din siya sa puwit. Dinakma? Hindi. Bahiya naman siya. Yeah, inispang. Oh, topic lang. Kasi meron talagang ano eh, meron talagang garapan. Alam mo yun, yung bulgar talaga. Oo, katulad isa gan. Garapan na manyak. Sino yun? Buti sa construction, wala mga bakla. Hindi mo lang alam. Pero yung experience? Oh, yung boss namin ni Alan dati, dalawang badig, di ba? Sa RO, kami dati sa RO. Officer kasi ako ng RO eh. Tapos yung isang officer, yung isang senior namin doon, yung isang senior namin, ano, di maton kung umarte. Tapos, syempre, isa sa mga hazing noon, maliligo kami sa CR, sabay-sabay, tapos mga 5 seconds lang. Puta, noong 40th, nalaman-laman namin, bading pala yun. Pinanood kayo? Oo. Lasal ka, di ba? Oo. Kaya pala ito, gustong-gusto niya, kunyari, paparosahan kami. Oo. Ligo kayo, 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. Tapos pag may kasalanan ka, oh, halika mo siya. Oh, tapos pagdating nung senior na kami, nung 4th year college na kami, nalaman na, nung pag-graduate niya, nagpa-sex change pala kasi bading. Oh, shoot. Bading. Oh. May pera sa exchange. Oh. Malaos pang pamilya pala yan. Malabibigan ng hari. Kayo ba eh... Nagpapasa exchange? Hindi. Kasi si Eric nakas-exchange na. Walang pera. Yun yung reason, walang pera. Parang dito lang naman ata yung mga sensitive sila sa ano eh, sa pronouns. Diyan ba sa mga bansa nyo? Hindi naman. Mga bansa nyo? Puta, parang hindi ka galing dito. Hindi. Itong si ano, Vietnam, Qatar. Dito bawal. Dito bawal. Pag yung bakla ka, tapos let's say yung magme-makeup ka, magdadamit. Yung parang damit na bakla talaga. Huling ka. Oh,
oh nga pala din. Pero may mga open dyan na ano? May open na balik? Oh, may mga open na balik pero naka-normal na ano. Bawal. Hindi sila pwedeng normal na damit na ano. Oh. Paano na malalaman, Son? Eh, lalo na sa mga Pilipino tsaka mga ibang lahi. Pag nakita mo, baklang-bakla eh. Hindi mo na kailangan ganun eh. Ganun yung boko. Ganun. Kaya na bang kasi na pagbintangan yung babae na bakla? Ha? Huh? Babae? Yung lesbian. Hindi. I mean, babae talaga siya pero napagkamala siyang bakla. Adal mo kang lalaki. Oh, wala. Adal mo kang lalaki. Wala pa naman. Insulto yun eh. No? Oo. Pero dito yung makikita mo sa mga Arabo, ang Arabong bakla. Mahalata mo yan, let's say, mga lokal. Di ba makakapal yung balbas nila? Well-groomed yan. Well-groomed. Yung tipong talagang, alam mo yung guhit na guhit yung may linya. Pagkakain. May linya. Oo. Yung parang kay Earl. Walang lampas. Parang kay Earl. Walang lumalampas. So talagang pareho. Talaga. Paling yun. Pero palang kaso bawal silang maglantat. Uy, di ba nga sila mahilig na sa ano? Hindi sila nag-aral. Sila mas mahilig sa ganun eh. Bawal sa religion. Kala ko walang Arabong body. Dami. Dahil bawal, pero... Dahil bawal. So, hindi halata. Hindi pwede yung pahalata. Pero hindi yung sa mga... Bawal sa religion nila? Bawal sa religion nila. Yun ang nakakapagtaka. No? Bawal sa religion nila ang bading, pero wala sa religion nila na pang nag-rape ka ng babae, ng lalaki, eh, makukulong ka o makakasunod. Pwede mga rape ng lalaki, hindi ka makukulong. Really? Parang gano'n. No, ah. Oh. Bating pa rin yun. Babagsak sa pagkabating. Kaya nakalaya pa si Jason eh. So, ibig mo sabihin, Son, kaya sa rape ng lalaki. Mm-hmm. Kaysa sa babae, rape nila. Kaysa sa babae. Pag labo sa naman nun. Parang hindi naman tama. Pag babae ang rape nila, automatic. Ano eh? Death penalty. Yung. Tama. Oh. Yung iba, kambing nga eh. Di ba? Camel. Camel. Yan ang ano eh, no? Parang nature eh. Kasi kahit nung Bible days, pinagbabawal yung ganun eh, sa hayop. So parang nasa nature ng tao. Ang... May urgent tao na no, sumimak. Diba? pag nakakita ng ano, ng kambing o kayo. Kambing, oo. Parang natural eh, para ipagbawal mo pa. Oh, kasi syempre, kung ikaw yung pastol, tapos diba, sa 100 mong sheep, wala ka ibang kasama, yung sheep lang, diba? Damn, yung urgent. Ang tanong, masa, anong iaanak mo na, yung anong yun? Huwag ka mag-aalaga ng sheep, ungas. Delikado. Hindi mabubuhay yun. Bakit dati pwede yung ano? Pwede mag-asawa yung magkapatid. Tsaka mag-ano? Mag-chuhin, mag-chahin. Sa... Kasi pupunti pala yung tao. Ano, sa ano? Oo. Oh. Hindi, tsaka di ba yung kingdoms? Yung... Parang sa Chinese, yung para yung wealth nasa pamilya lang. Hindi lumalabas. Ganun dito eh, mga Arabic. Di ba yung... Anong tawag nila? Pwede sa kanila? Ang tawag nila doon yung... Yung papakasal ka sa ano? Sa gusto nila? Ano tawag doon? May tawag sila doon, kalimutan. Incest. Arrange marriage. Oh. Diba? Arrange marriage kasi ganun yun. Ganun lang ano nun. Ganun ang sistema nun. Yung yaman nila, ayaw nila mapunta sa iba. Kaya kamag-anak nila o pinsan nila yung papakasalan din nila. Kaya marami sa mga anak nila yung parang yung ano tawag ba yung Mongoloid? Ayun. Yeah, napunta na rin lang tayo dyan sa mga Muslim na yan. Di ba may mga takip siya sa mukha? Hmm. Paano pag nililigawan mo, pwede mo makita ba yung mukha niya? Hindi, mata lang. So bago mo napamasawa mo lang, hindi mo pa pagkakaalam ko, nung tinanong ko yan sa mga kasama ko dati na depende daw sa family yun. Pag dalaga pa sila, tawag dito, bear, kita yung mukha nila.
Ngayon, kung it's either may nanliligaw na sa kanila at naka-arrange na ng marriage, tsaka lang sila nag-reveal na nagtatakip. Para hindi ba yan makita ng iba. Para hindi na makita ng iba. Hindi ba yan para sa hista mo, Son, na dinamber lang? Good luck na lang kung ano itsura nun pag nakita. Pag buti pa nga sa spray. Hindi naman ganun. Kita mo eh. Basta ganun lang. Basta pag may boyfriend na at stricto yung boyfriend or let's say ina-arrange na sila tsaka lang sila nagtatrip ng mukha. Depende kasi yan sa sect ng Muslim eh. May kanya-kanyang sect yan eh. Pag yung mga pure talaga. Dito kasi pag nag-asawa Muslim, no, babae talaga, yung babae wala pang hijab yan, hindi pa nagsusuot yan. After ilang years nag-aaral yan, pag nag-aaral na siya tsaka pa lang siya magkakaroon ng hijab, pero hindi siya, wala siyang face covering. Yung hijab yung dito lang, oh, lang yung mukha, doon pa lang siya magkakaroon. Anong connection ng pag-aaral? So, may nag-aaral siya para ano eh, tungkol sa ano eh, sa religion nila. Oh. So pag teenager, parang, hindi yan nag-hijab? Hindi. Hindi. Wala pa. Oh. Wala pa yung mga. Wala pa. Kahit nag-asawa na, merong ganun, hindi pa nag-hijab. Walang so, depende hijab, rin no? Sa klase. Kita mo yung mga Lebanese. Mga Lebanese, hindi. Lebanese, Turkish, oh. Na Muslim, hindi. Oh. Pero mostly, alam mo ano lang. Iraq, yung mga Shaira, yung mga ibang so, klaseng sarado eh. Yun. Oo. So, lumalabas, wala kang makikita ng Muslim sa aquarium. Kasi walang cover eh. Hindi. Saan ba? Sa Pinas ba yung pinag-uusapan mo? Technicality na lang yan. Bawal talaga sa kanila yung prostitution. Walang kahit aquarium. Babawal eh. Kung gipit eh. Anong gagawin? Di, pero marami nga doon. Ano ba? Kung mapapansin mo, maraming Saudi ang tumatawid ng Bahrain. Bahrain, Lebanon, ganyan. Kasi dun sa part na yun, may mga meron prostitute o na legal Muslim. Okay, pero alam niyo ba kung anong reason? Bakit may nagtatakit sila ng mukha? Eh, yun lang. Pag ano, ang tawag ito yung... Kasi sabi ni Jason, pag ano ram, ang baho eh. Lalo na pag summer. Oo. Kaya hindi, at saka ano ha, kwento rin ng mga ano yan, talagang pabantot daw talaga ang mga, lalo na yung mga babae. Pero hindi yan yung reason. Mga babaeng M. Hindi yung reason. Talaga hindi daw talaga sila minsan naliligo at hindi nang papalit ng damit. Dinadaan lang talaga sa ano. Pabango ako. Meron ba dyan mga Muslim na ano, na kumakain ng baboy? Hindi kasi dito sa Pilipinas, meron silang tinatawag na progressive na progress. Hindi nagpa-practice eh. Oo. Hindi na nagpa-practice. Oh, meron dyan sa Pilipinas, dito wala. Pero Muslim pa din. Muslim pa din. Pag kunyari, pag nauwi siya sa Mindanao, nagpa-practice siya pero kung nandito sa Maynila. Kumakain siya. Pag nandito sa Maynila, anything goes. Para lang ding ano yan, para lang ding Christian. Bawal ang mambabae, pero pag nasa ano, pwede. O, oh, diba Jason, diba ganon? Diba Jason, ganon? Sabi diba? Nga nung kasama ko sa hindi sa office. Hindi sa office. Hindi, ang sagot ko nga dyan, ito. Sabi nung kasama ko sa office. Sabi niya, bakit ka magko-convert to Muslim? Sabi niya ka lang. Muslim yan ha, yung nagsasabi ha. Bakit ka magko-convert to Muslim? Sabi niya mo. Alam mo ba ang Muslim ay pwedeng mag... Kung ang habol nyo, sabi niya, yun nga, yung makapag-asawa kayo ng iba, which is hindi naman advantage, sabi niya. Kasi nga, ang marriage daw sa kanila is hanggang tatlo lang. O may limit. At hindi ka pwedeng magpakasal ng pangalawa pag wala ka pang 40 years old. Ah, may rules. Mm-hmm. Tapos, hindi ka pwede magpakasal ng pangalawa kung walang consent yung wala mong asawa. Ah, ganun pala yun. Oo. Kanya-kanya rules niya lang yan.
Kaya nga sinasabi niya, ba't ka mag-convert na gano'n? Sabi niya, eh, may kilala akong Pilipino. Sabi niya, hanggang ngayon, lima nga yung asawa niya, talo pa ako. Sabi niya. Pero bilib ko sa ka-discipline nila na magdasal ng limang beses. Dang. Tapos yung Ramadan pa nga. Ang iingay pag madaling araw, nakakabwisit. Pag 3:30, mag-4 o'clock. Pag nagtawa kay imam. Ah, no. Ang lakas, oh. Pero imam, gigising ka ng ganun? Nagigising. Although malayo dito yung mosque. One and a half blocks siguro. Pero hindi narinig mo pa rin. No? Ang lakas. Tsaka sinasadya talaga nilang lakasan yun. Eh. Oh. Para magtawag. Gumising. Kahit sa airport nga eh. Kahit in transit ka. Paano yung pagpiloto? Teka lang, dadasal ako. Kaya, tanong nga kay Kenji, kung ako siyang Muslim. Sakto magla-landing na. Oo nga, no? Wala pa ako na-encounter actually. Wala pa ako na-encounter. Wala ako or take pa, off, wala take off. Wala pa makakilala na Muslim na piloto. Meron, pero babae. Tsaka, hindi, estudyante. Nung kasabay ko nag-aaral noon. Babae. Foreigner, pero... Pero hindi ko tinanong. Pero hindi, mukhang hindi siya practicing eh. Kasi hindi ko naman nakita nagdadasal. Ay, actually, meron din pala lalaki. Pero yun nga, hindi ko nakikitang nagdadasal. So mukhang hindi practicing. Saudi Arabian. So hindi ko alam. Madalas nga sa club. Yung ibang Muslim ngayon, medyo ano lang. Doon nagdadasal, Kenji. Yung nilunuran yung babae. Marami kasing pera, so parang madalas sa... Ano sila eh, magbabarkada sila. Progressive din yan. Oo, pucha. Pucha, linggo-linggo yata nasa club. Eh, di ba, ang school kasi namin dati sa Clark is Angeles, running club doon. Pucha, parang linggo-linggo yata nasa club. Hindi ko sila nakita nagdasal nung nandito sila sa Pilipinas. Oo, sabi yun eh, walang... Oo. Eh, nung nakita mo sila sa club na nagdasal? Ah, hindi ako sumasabay pumasok doon. Pinuhuli ko lang. Nakikita lang niya, hindi siya pumapasok. Baka sakali lang. Lang. Hindi, nakikita lang niya habang nandun siya sa loob. Yun nga tinatanong ko eh, pinuhuli ko nga. Hindi, wala pa kaming pera. No? Studyante pa lang kami. Sila lang may pera kasi sila yung foreigner. Pwede sila mag-aral sa Pilipinas? ng flight? Oh, ngayon, maraming foreigner kasi mura dito sa Pilipinas talaga. As in, kunyari, sabi ko nga kay Erlyn, yung ano last week, kung sa US, parang $100,000 or $200,000 yung total na kumbaga tuition mo, dito parang lumalabas, $50,000 lang. Parang 25% lang ng total cost. Kaya marami yung classmate noon, mga Saudi Arabian, India, Pakistani. Dapat mag-no. Itataas yung presyo kapag ka-foreigner. Ano, katulad dito? Dito, ganun dapat eh. Ganun, hindi nga. Parang foreign student. Baliktad nga eh, special treatment pa sila. Sila yung VIP. Kasi sila yung may pere. Pero ang inuupahan nilang aeroplano, mamahalin din. Pareho lang. Oh. Hindi, pareho lang. Wala na yung aeroplano namin. Wala na, pareho lang din. Pero syempre sila VIP. Si may pera. Dapat may tax. No, hindi nga masyadong magpit. Yun ang problema dito. Kasi sila may pera. Tsaka ina-advertise talaga ng mga schools dito na yung mga foreigner dito mag-aral. Kasi mura. Oh, pwede lang gawin. Pero yung sa government side, dapat taxable pa yan. Siguro. Talaga itong... hindi. Ang binabayaran lang nila yung ano, ang may bayad lang na exasak nila is actually yung parang visa. Yun. Yun lang yung parang dagdag na bayad nila compared sa yung visa. Other than that, wala na. Pero medyo mahal yung visa. Kaya ano eh, no? Kita mo yung... isa sa mga piloto dun sa 9/11 eh diyan nag-aaral sa Pinas eh. Yeah. Oh, dito sa may history sa Pilipinas. Sumikat nga 'yun. Gumagawa pala tayo ng ano, ng mga terorista. Mga terorista. Oh. Halos lang ang masaklap kasi doon, hindi mo naman alam kung flight school ka, 'di ba? Galing sa ibang bansa. Okay, normal. Malay mo ba naman?
Pero hindi ba nila ano yan? Hindi ba mahigpit ang background check pag foreigner? Produkto pa rin natin. Paano mo naman i-check ang alam. Background? Lalo hindi na kung international. NBA nga, ang hirap na hirap nang kumuha ng background. Ano pa kaya yun? Alas kaya lahat ng movies, mame-mention ng Philippines, ha, di ba? Pag mga terrorist, ano? Mga action films. Kilalang kilala yung ano, si pangalan nito? Abu Sayyaf. Abu Sayyaf, ang kilalang kilala dyan. Panay pa naman ang biro ko dati sa nung nasa Pilipinas. Mare, malungkot ka, ganyan. O, malalahanin yun. Patitira natin sa Abu. Pagdating ko rito, na ano ko pa, na kikiri ko pa, pero na buti na lang na mahihimasmasan ako. Tigilan mo yung sinasabi ko. O, kahit dito, pag sinabi mong Philippines, tapos sinasabi, pag tinanong nila, saan ka sa Philippines? Sa South? Pag sinabi niya sa South, yun. Bakit? Ano meron sa South? Pag sinabi, pag tinanong sila. Marami daw Abu Sayyaf. Oo, oh, alam nila. Mga ibang lahi. Alam nila. Uy, dito sa Pilipinas, magkaaway yung ano ah. Yung North at saka South. Na sa Manila lang to ah. Na Muslim? Hindi. Yung mga taga North Manila, North NCR at saka ano, saka mga taga South NCR. Medyo may bad blood yun eh. Mga taga Las Piñas, Paranaque, Alabang. Oh, galit yan sa mga Quezon. Ewan ko sa kanila. Magkaiba raw ng ano eh. Magkaiba ng vibe, magkaiba ng culture. Kaliit-liit. Oo! Ewan ko, basta pagka, pagka yung mga taga Makat, na taga Quezon City, taga Caloocan, Bulacan, gano'n. So, medyo no, asar sila sa mga taga Paranaque, Las Piñas, Alabang. Ano yan, balik sa pagka-high school? Parang high school life yung mga ganun. Oo, parang ganun nga eh. Pag yung sa high school ka, galit ka na sa kabilang barangay. Huwag ka dadato. Yung mga taga-south daw eh, mga chill-chill eh. Yung mga taga-north daw, uptight eh. Parang ganun eh. O baka naman dahil lang sa ano yan, yung nagaganap ng mga ECQ. Hindi. Hindi, dati pa yan. Dati pang ganun. Sa mga piloto lang ba yan o... Sa mga ano to, millennials. Parang millennials. Parang bumabalik yung parang yung hip hop tsaka metal dati doon sa pag-abot diba? Sa Mega Mall, di ba? Parang ganoon, babatuhan ng kung ano-ano sa parking ng Mega Mall. Parang ganoon nga eh, kung yung mga taga South, yun yung mga hip hop kasi sila yung mga chill. Eh. Yung mga taga North. Okay, yung may nasasaktang hip hop oh. Yung mga si nasa atin yun, mga metal. Po, palibasa, ikaw, Celine Dion eh. No. O ano? 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 At least yung kasi hindi mo nakategorize na hip-hop tsaka metal. Doon siya sa in-between. Diba? Correct. Maganda naman sinabing, si Celine. Pag sinabi kayo, ano pinapakinggan mo? Si Celine Dion. Umalis ka na dito, buwist ka. Okay. Uy, mga si Celine? Oo. At mama nga yun. At mama nga yun eh. Yung mga ano na yun? 65, ganon? 65, 67? Wala pa ba? Oh, alam na alam eh. Putang ina, 40 anyos ka na mahigit. Hindi wala pa 65 yun. Naisip niya, hindi. Hindi tumatanda. Hindi ka tumatanda, ano ka? Tumatak sa utak mo yung pagkakilala mo sa kanya yung edad. Eh, di ba nga, yung previous episode, katutuli lang niya. Natawa ako. Sabi ko, mukhang nagkamali yata ako ng sagot kay Erla. Sabi, feeling ko na bang i-broad ka sa buong mundo? Di ba alay yung 26 subscribers na yun, tayo lang din naman yung nanood eh. Yung iba hindi rin nanood. Sabi ko nga sa anak ko, paano kami yung episode na yan? Kasi hindi pa tuloy yun eh. Hanggang ngayon ba sa Pilipinas, ganun pa rin ang attitude ng yun, mga bata? Inang-aasar. Ganun pa rin. Inang-aasar pa rin ng mga bata. May nabubuli pa rin ba ngayon? Parang... Mahirap pa, mag-inaasar ka pa rin hanggang ngayon eh. Doon ka na magtaka eh. Tuloy naman ako, ba't? Yes eh. Maliwa, pero tingnan mo, ano, nung tayo yung bata, ano,
Hindi mo sinasabing pambubuli yung term na ginagawa natin kasi tayo naka-Alaska rin eh, di ba? Naka-asar lang eh. Oo, mahilig din tayo mong Alaska kahit pag in-Alaska mo yung tao. Alaska daw. Oh, the next day, ikaw naman yung Alaska eh, nila. So, patas lang. Diba? Quits, quits. Ngayon, pag yung, Alaska. Ngayon, hindi na. Iba eh. Papagalita, papatawag na yung magulang eh. Kaya nga, hindi. Wala naman Alaska daw ngayon. Masyadong sensitive na nga eh. Kaya ganun eh. Yung sensitive yung mga bata. Hindi na yung... Bata ba ang sensitive o yung... Hindi, yung magulang. Mga magulang. Magulang. Bata rin kasi nagsusumbong yung magulang sa magulang. Hindi, pero bakit nung tayo, di ba? Let's say... Kahit magsumbong ka, di ba? Hindi ka papansinin. Oh, lola, binatukan ako yung tasmate ko. Sasabihin lang sa'yo ng lola mo. Eh, ba't ka kasi nagpapababa? Oo, oh, kasalanan mo pa eh. Batukan mo rin. Hirap niya, rumesbak pa, no? Hinili si lola. Eh, tayo kaya yung mga magulang ng millennials na yan. Hindi tayo may kasalanan noon. Hindi kasi, ako sa anak ko, ano eh, hindi ko naman, pag yung anak ko ha, pag naglalaro ng basketball, tapos babalik, umiiyak. O ba't ka umiiyak? Eh, talo kami. Kung na ginatalo lang kayo, umiiyak ka na. Visit na yan, kasi ginagano ko. Minura eh, no? Talo ka, iiyak ka. Huwag kang umiiyak. Let's say, bukas pag naglaro kayo, di galingan mo. Pag natalo mo sila, di. Tawalan mo rin. Ito kutsilyo. Ganyan ang billing ko sa ano, sa anak ko, sa anak. They pa unang pasok niya sa eskwelahan ano. pag may nang away sa iyo. Siguro patumbahin mo. Ako na ang bahala sa teacher mo. Huwag ka lang masasaktan. 'Yun ang kanyang billing ko sa kanya. Eh di may nang aso nga, may nang asar nga. Buti naman nakuha sa sindak. Kasi yung tropa niya na mas malaki sa kanya, nagtago sa likod niya. Tapos sinigawan niya yung bully. Tumigil ka. Kundi babagsak kita. Paya patutumbahin kita. Tumigil naman. Sa awa ng Diyos, nakuha sa sindak. Babae yung anak mo, di ba? Babae. Kakatakot. Good luck na magka-jowa. Teacher ba yung sinigawan niya, teacher? Hindi, akala ko, masabihin nun, tumigil ka, kundi pupulbusin ko yung tip-tip mo. Bintala pa ng pulbusin, no? Hindi kasi tayo, hindi naman tayo ganun kasensitive dati. Yeah. Iba lang talaga yung generation yun. Pati yung mga magulang din, siguro. Hindi kaya, ano yan, yung mga magulang, yung mga nabubuli na anak, eh, malamang naranasan din nila yun. Since naranasan nila, wala silang magawa. Reklamo sila, di ba? Kahit ba Pilipinas, ganun na rin ang culture? Oh. May ay sa, dito sa Pilipinas pagka yung eskwelahan mo eh yung ano lang yung kunyari Lourdes. hindi ka doon sa mga mamahaling eskwela. Kunyari doon ka lang sa ordinary schools. Yon. yung mga mumurahing yung mga sabi na nating affordable na eskwelahan. Hindi siya masyadong sensitive. Rampant ba? Hindi siya masyadong kumbaga na sensationalize. Na-sensationalize yung mga Ateneo, Lasal. Sa bullying. Sila doon. Oo, sa bullying. Ah, so meron pa rin. Hindi naman parang... Meron pa rin. Meron nga yung ano, sa Ateneo, yung batang kaliit-liit. Siguro napanood ko ata yun. Sa restroom. Na bata. Sa restroom, binubugbog niya yung malaking bata. No? Diba, o? Diba? Nung pinakita sa akin, hindi, no? Nung pinakita sa akin yun ni Utol, ano reaction mo dyan? Sabi ko, kasalanan nung malaki. Hindi niya inupakan eh. Laki niya, diba? Oo, oh, inupakan mo minsan yun. Hinto yun. Hinto yun. Late-late mo eh. Hmm. Eh, may kasama daw dalawa yatang... Hindi, mas marami yung malaki. Ay, hindi, ano, parang witnesses lang yung ano. Pero kahit na, weird pa rin, di ba? Late-late man. Na-weirdoan lang ako kasi late man. Eh, hindi, di ba nga daw... Pag sarado na ako. Pag mas maliit, mas maraming gustong i-prove. Pero kailangan, feeling ko, part of growing up yun eh. Pag hindi ka dumaan doon, parang kulang eh. Dapat makatikim siya, parang makanasan yung hinahanap niya. Wala siya nakakatapat na ano.
Pumapalit sa kanya. Ayun lang. Wala sa... Nagtataekwondo rin talaga ata natapat. Yun. Sabi nung utol ko eh. Kung ikaw ba coach niyan, sasabihan mo yan? Sasabihan na? Na wag gawin yun. Ah, so talagang ano siya? Nag-martial arts yung nambubuli. Yun ang kwento nung video. Ewan ko kung tunay. Kasi puro sipa yung ginamit eh. Mahusay. Sa tingin mo nagpa-practice ng ano, taekwondo? Mare. Eh ano na naman yung taekwondo diyan? Parang soccer na lang yan diyan. Hindi naman. Baka Cobra Kai siya noon. Cobra Kai. Cobra Kai 'yun. 'Yun ang tinuturo sa Cobra Kai. Paborito ko yung Cobra Kai na 'yan. Attack Pero first. Bakit sa ano? Bakit sa no ibang bansa? Kasi pag minsan napapanood ko sa mga Korean novela. Pag yung taekwondo ano, Korean novela. Korean novela naman 'yan eh. Hindi. Pag yung taekwondo, let's say, practice, nagtagdag ka taekwondo ka, hindi mo pwedeng gamitin sa iba. Pag nalakit ka, tapos taekwondo o ano ka, let's say, student or belter or something, kasalanan mo pa. Kahit self-defense. La, ano lang yun, script lang yun. Oo. Sigurado ka? Korean novela nga eh, ha? Script lang yun. Baliktad ba mga ulo ng mga tao doon? Korea pa eh, ano yun, requirements sa ROTC nila yun. Lahat ng... Kailangan marunong taekwondo. Ano sila? Kailangan lahat ng... ewan kung lalaki lang, pero kailangan mag-serve sa army ng 2 years. Kasama sa training nila yun. Lalaki yata. Lahat yata ng lalaki. Lalaki. Kasi active pa yung, di ba, nasa war pa rin sila. Actually, gusto ko yung idea ng yun. Para talagang... Nag-serve ka ng 2 years. 2 years, gusto ko yun. Dito. Kasi walang sinag-serve natin eh. Nag-serve ka naman ng 4 years ha, every Sunday. At 2 years every Sunday. Walang sinbi. Tama, tayo rin naman 2 years eh, di ba? Every Saturday. Every Sundays. Yung tipong may training talaga, hindi yung tatayo ko lang dumagmarcha. Ang silbi. Pinaka-silbi nung ROTC, pag yung officer eh, may abanting dala tapos magbabasa sa buong ano eh. Sa buong plato. Abante ba talaga? Abante. Ano meron do, Serex? Para lang ma-entertain, hindi ka mabura out. Kukutatawag siya ng, alika rito, basahin mo to. Malakas ha, malakas. Paano kung hindi tapos yung kwento? Sa haba ng oras, matatapos yun. Hindi, sabihin, di ba may mga ano? Ayaw continuation. One, wala na. Nakakaasar yun, ganun ha. Mananabig ka na lang. Kaya wag abanti bibilin mo. Bulgar dapat. Hindi ko alam. Para sigurado. May climax, no? Sigurado. Tapos yun. Pag nakabulgar, may ano ka agad yan. May picture pa. Ba, alam na alam ah. Mukhang yan ang pinagkakaabalahan mo habang nag-iintay ka ng lipad. Hindi nga ako bumibili na abante noon. Bulgar nga kagad. Bulgar tsaka tik-tik. Tik-tik. Nung ano, inosente pa ako niya noon eh. Tapos nalaman ko lang nung nag-newspaper drive. Nakikita ko yung mga classmate, kumukuha dun sa patong-patong na newspaper, pinahanap yung gano'n. Pinakabasa ako. Kaya ngayon, kada nung college, pag iintay ng ano, ng jeep, titingin ako muna. Yun ang titingin ako sa kanto, pag nag-iintay sa umaga.